Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo na nasa Semana Santa o Miyerkules Santo. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nasunod ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan ni Father Melvin Castro na namatay po kahapon. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine, at sa matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa atin pong mga pagbasa, sinasabi ni Propeta Elias na siya'y hinirang na ng Diyos upang ipahayag ang kabutihang loob ng Diyos sa kanyang paggawa ng tipan sa kanyang hinirang na bayan. Sa atin pong ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesus ay pinagtaksila ni Judas at ang kanyang pagtaksil ay bahagi ng pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Tayo na mga makasalanan, dumulog po tayo sa maing Panginoon upang tayo patawarin o mapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ngayong anak ay mabayubay sa cross para sa aming lahat upang ang panatili ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkalumong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin.
Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako maghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaonsyami. Sa mga kapatid, panang ako'y iba, kasambahay ko na hindi ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Oon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Oon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Oon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin Hesu Kristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo, na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong manakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon
upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadora. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang pinasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at ihinda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa pag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayong Semana Santa o mga mahal na araw at ngayon Miyerkules Santo, isintro natin uli ang ating sarili sa ating Poong Hesus Nazareno. Na una pa sa ating mga pagbasa na kasulat na sa lumang tipan sa mga propesiya na siya na darating ay siyang magtupad sa pangako ng Diyos na ayon sa tipan ng Panginoong Diyos na si Yahweh ay kanya pong ipadala ang kanyang Mesiyas na siyang magtubos at siya ay may kabutihang loob. Kaya po sa ating unang pagbasa ngayon, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 50, versikulo 4 hanggang 9, pinapahayag ni Propeta Isaias na ang lingkod na maghihirap o Mesiyas ay hindi maghimagsik. Hindi ito magrereklamo o kaya hindi pipigilan ang paggawa ng mga kasamaan ng mga nanglalamang na mga nagpapahirap sa kanya dahil kanya pong ipahayag ang kabutihang loob. At itong kabutihang loob ay ang kabutihan ng Diyos na ayon pa sa Salmo 68 ngayon, pakinggan ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga daing sapagkat makikita niya ang mga dukha at ang mga dumaraing na mga mahirap at ito'y hindi makalimutan ng butihing Diyos. At dahil sa butihing Diyos, kanya pong pinadala ang kanyang bugtong na anak, ang ating pong Hesus Nazareno, upang tayo'y tubusin. Hindi po madali ang pagtubos. Ito po ay isang pagpapahirap. Ito po ay isang napakahirap na pangyayari sa buhay
ng ating Panginoong Hesus. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, verso 14 hanggang 25, kasama ang ating Panginoon sa isang hapunang Pampaskwa. Kaugalian po ng mga Hudyo na upang maalaala yung kanilang pagpapalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto na tinatawag na Exodus o pagpapalaya sa kanila at kanilang pagbalik sa bayan ng Israel sa pamagitan ng tinatawag nilang pista ng tinapay na walang libadura, unleavened bread na piyesta. Dahil noong panahon sa Exodo, sila po ay may baon ng mga tinapay upang hindi masisira, wala po itong pampaalsa, wala pong libadura. At dahil dito, sa mga pangyayari na yon, ay kanila pong ginugunita sa panahon ng Paskwa ang tinatawag na pista ng pagkain o tinapay na walang libadura. Dito po napahayag gaano kabuti ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na kanya pong sinunod ang kalooban ng Ama. Ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama ay pagsunod hanggang kamatayan. At dahil dito, ang ating Panginoon sa hapunan na iyon nagsabi na siya ay pagtaksilan. May magkakanulo sa kanya. Isa't isa po ay nagkaroon ngayon ng pagtanong sa Panginoon, sino po ba o ako po ba? Si Judas mismo na kanya na pong pinagbili ang Panginoon ng 30 na pilak ay nagtanong pa na ang kapal ng mukha talaga ni Judas na nagtanong, Guro, ako po ba? Sinagot siya ni Jesus na ito yung pagpapahayag na siya na mismo ang magkaroon ng pagpapahayag din na siya ang magtaksil. Ikaw na ang nagsabi. Kung tingnan po natin dito, yung sinasabi ng ating Panginoon na pagtaksilan siya, ang ginagamit po dito na salita ay ang salitang parodusi. Na ito po ay isa po sa pinakamalalim, matindi na pagtaksil. Marami pong salita kasi sa Koinoko na Griego ng pagtaksil. Apokalipso, pagtaksil rin. Pero ginagamit ito ang parodisi sapagkat ito ay matindi na pagtaksil ang ginawa ni Judas. Dahil siya ay isa sa hinirang ng Panginoon na maging kasama niya bilang apostol. Siya kasalo lagi ng Panginoon. Siya ay kasama-sama sa paglalakbay ng Panginoon, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kuminsan sa buhay natin, mayroong mga magtataksil na napakahirap tanggapin. Siguro kayong mga magulang o kayong may mga may asawa na pinagtaksilan. Inyo pong madama, ano ang dinadama ng ating Panginoon noong huling hapunan na sinabi niya, may magkakanulo sa Kanya, may magtataksil sa Kanya, may maghuhudas sa Kanya. Napakasakit. Napakasakit sapagkat kaibigan mo, nagmamahalan kayo sa isa't isa at pinagtaksilan ka. Ito ang masabi natin na matindi na dagok sa puso ng ating Panginoon. Kasing sakit o mas masakit pa noong siya'y ipinako ang kanyang mga kamay at pa ay ipinako sa cross na siya mismo ay pinagtaksilan ng kanyang pinakamalapit na kaibigan. Siya mismo na tinuturing na rabbi o guro o master ay siyang ibinibenta ng 30 na pilak. 30 na pilak
kukunti lang po na halaga. Kuminsan sa buhay natin, sa kukunting halaga na pera, para bang pinagtaksil natin ang Diyos. Parang pinagtaksil natin ang mga bagay-bagay na mahalaga sa buhay. Kuminsan, mabasa ninyo sa mga balita, isang nanay, ibininta ang kanyang anak upang magkapera. Binibinta sa mga internet na mahalay na sites sa internet. Napakasakit po ito pag atin pong tingnan. Pero atin bang ipagpalit ang pera sa ating buhay na walang hanggan o kaligtasan? Hindi. Mas kinakailangan natin na maghihirap man tayo, hindi man natin matanggap ang mga buhay na pinagdaanan natin, huwag lang natin kalimutan ang siyang pinaka-insensyal sa buhay. Ang pinaka-insensyal sa buhay, una sa lahat, kahalagahan ng buhay, kalagahan ng pagmamahalan, kalagahan ng mga may tiing importante upang tayo maituring na tao. Hindi lang tao, tao na kawangis at larawan ng Diyos. Mga kapatid ko, huwag tayong masintro sa mga bagay-bagay. Bagkos, iugnay natin ng maliman ang ating sarili sa ating Diyos na siyang pinaka-esensyal sa buhay. Diyos na siyang magliligtas sa atin. Diyos na siyang may dakilang pag-ibig sa atin. Diyos na siyang tunay na magbibigay kabuluhan ng ating buhay. Diyos na kailanman hindi tayo pababayaan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Sitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod at atin pong itutugon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mambuhay at mamatay. Haling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis.
sukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at kayong mong ang pagganap namin sa pagsasalakuyan sa pagpakasakit ng anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naman kapanginan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaaga namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa na manghel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inaabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
Ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Ordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Ordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sinlisanin kita.
Hangkari, ika'y mag-isa. San man magtungo, ako'y sasabay. Magkabalik at sa paglalakbay, mananakan sa tahanang sisilong sa'yo, yayakapin ng landasin at bayan mo. Doon ko ay aking ipagbubunyi, at ibigin ng buong sarili. San man abutin ng paghahanap, ikaw at ako'y magkasamang ganap. Ipahintulot mo ang Ninoon, ni kamatay ay maglalako. Anino ng kakapon, dahil pag-ibig ang alay sa'yo, mananatili ako. Huwag nang naisin tayo'y mawalay, huwag nang isiping magwawakas ang paglalakbay. Sa tahanang sisilong sa'yo, iyayakapin ng landasin at bayan mo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ang misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang, ang tamang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagalob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas.
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa. Kayo na sa loob at sa labas ang nabana ng itim na Nazareno. Kami na ugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at kuskusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay linggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Paalala po sa lahat, nasa time pa po tayo ng ating pagbabantay sa kalusugan. Hindi po pinapayagan pa ang pagkomunyon sa dila. Sa kamay pa po. Dahil mayroon pang virus na nasa ating kapaligiran. Makaunawa sana kayo na sa emergency pa tayo ng ating kalusugan. Pabaon po sa misa ngayon. Tayo'y iniligtas ng ating Panginoon sa kabila ng ating hindi pagsunod ng kanyang kaluuban, pagtatwa sa kanya o pagtaksil sa kanya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan namang kayo ngayong kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay kinaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.